Para malaman nyo ang concept ng three-act narrative na nakikita dapat sa paggawa ng matinong storya. Kailangan mo ng umpisa, gitna, tsaka katapusan. Basa. Tipla muna, honesty. Panood man nito na di ko maintindihan. Actually, ginawa ko talaga to para palaban ng mga ibang YouTubers sa Pinas na kailangan talagang magkaroon ng story yung kanilang mga video. Kasi kadalasan talagang napapanood ko sa mga YouTubers dito sa Pinas, wala talaga silang story. Hindi ko maintindihan bakit
bakit kaya nilang buksan yung camera tapos magsalita lang sa... Dati ganun ako, aminin ko yun. Tapos nung pinanood ko lagi yung mga videos ko, parang na-realize ko, nasaan yung story? Anong mapapala ng mga nanonood ko dito? Yung tipo, wala man wala talaga sense yung mga videos ko. Hanggang ngayon. Pero ito, tinalagyan ko na ng sense, konti. At least, di ba, nag-i-improve. So, gusto ko, aba nag-i-improve ako, gusto ko, sinasabi ko rin yun sa inyo, sa mga nanonood ko, para malaman nyo rin kung ano yung tamang gawin. Kasi kadalasan talaga ngayon sa mga YouTubers, dito sa Pilipinas, ha, dito lang sa Pilipinas, eh, wala talagang concept, walang story. Panoorin nyo si Paolo Tomenes. Siya lang yung kilala kong vlogger sa ngayon na may istorya. Tsaka si Emma Nimedes. Actually, si Emma Nimedes kasi pinapractice niya, puro filmmaking talaga. Kaya malamang sa malamang, yung mga videos na pinaproduce niya sa YouTube, eh, may concept o may story, may art. So, ito ngayon, itong video na naisip ko ngayon, ito yung pinaka-basic na three-act narrative na naisip ko. Yun. Nagutom, gluto ng pagkain, kakain. Yun lang yun. Umpisa, gitna, tsaka katapusan. Pwede rin naman natin lagyan ng sequel mamaya pagkakain ko. Alam nyo yun? Messy tayo, boys. Pasarap na Nesty. Ba't ayaw niya mag-Nesty? Huwag na kayo mag-alak. Nesty lang. Mas madaling mamatay ng diabetes kesa sa sakit sa bato. Hindi. Kaya mo na ako. Boring mag-isa sa bahay. Buti na lang, may camera ako. Tapos buti na lang, kahit pa paano. Alam ko, may manonood na ito. Buti na lang, ano? May nanonood sa akin, kahit konti. Ganito lang talaga yung buhay ng isang isda. Pag walang pasok. Narin ako kasama sa bahay. Kasama ko lang kayo, pero di naman kayo nagsasalita. Kaya kung nanood man kayo, sana comment kayo para usap tayo. Ganun. Kaso, wala. Sana dumami yung mga YouTuber sa Pinas na magawa ng storya. Kahit pangit yan, sa umpisa ayos lang yan. Gaganda naman yan pagdating ng pagkakataon na marirealize mo na okay, alam ko na kung paano yung simulan yung isang proseso. Kasi ganoon naman talaga, diba? Mag-uumpisa ka muna sa wala, parang sa mat. Alam mo lang yung given, pero di mo naman alam paano i-solve. Pero pag binasa mo ng binasa yung problem, magigitsa ng utak mo na okay, yun pala yung hinihingi niya, kailangan kunin ko to. Yun. So, ang gumawa ng videos, share ko lang. Init na, no? Ito yung dati malamig. Alam niyo dati, nung buhay pa lolo ko. Hindi ako marunong magluto. Oo, maski hotdog. Kasi hindi ako tinuturuan. Hanggang sa nawala siya, tapos yun. Kasi dati kami lang dalawa talaga dito sa bahay. At siyempre, papasok nanay ko. Tapos magdabag siya sa trabaho.
wala naman ako, wala naman kaming gagawin dito, hindi, yun. Sa tatambay sa labas ako magko-computer. Yun din pala yung pangit sa technology. Pagka, kung nari ngayon, sa era natin, mga kabataan, masyado nila tayo nilalayo sa pamilya. Hindi ko maintindihan bakit. Bakit ako nagpa-apekto sa ganun, pero dapat hindi. Kasi tingnan nyo, hindi ko anong ginagawa ko ngayon. Tutok ako sa YouTube. Tutok ako sa computer. Hindi na ako nakakalabas. Bagay, wala rin bola. Dati kasi, nagbabasketball lang kami nila Jello. Yun, mga kapitbahay ko dito sa amin. Mga hapon, simula 12. Basta pagkakain ng lunch hanggang 6. Kasi curfew ko dati, 6. Baby pa ako eh. Eh, joke lang. Gusto lang na mamamumaga ako mo eh. Tsaka di naman, wala namang ilaw paggabi, kaya paano ko rin makakapag-basketball. Eh. Pero isipin nyo, 6 hours dati, basketball is life. Well, kwentuhan lang tayo ngayon. Siguro, gagawin ko itong 10 minutes, pero lahat lang ito, kwentuhan lang. Habang kumakain. Tapos, abangan nyo yung sequel. Kasi, kwento sa inyo paano na-addict sa Nesty. Tumatawag nga pala si Butchie. Aso ko yun. Aso namin yun simula first year high school. Lumalaro. Hindi ko naman yan mapapatahimik. Kaya wala. Kaya lang natin siya tumahol. Na-entertain ba kayo? Alam ko hindi. Pero kung nanonood ka pa rin, kunwari, hanggang sa point na to, ayos yan. Nakikilala mo ako unti-unti. Kunwari, hindi naman tayo magkakilala. Kunwari, napanood mo lang ako, biglang nakita mo lang na clickbait yung title, 3-act narrative. Baka sabihin nyo, kinuha ko yung kay Casey Neistat. Pwede rin. I mean, napanood ko yung video niya tungkol sa 3-act narrative na paggawa ng story. Pero, halos at naman ata ng director nyo napanood ko, ganun din sinasabi nila eh. Gusto ko lang talaga maiba yung vlogging dito sa Pilipinas. Ayoko na yung dati na buksan mo yung camera. Itutok mo sa mukha mo, magsalita ka, wala naman storya, yung mga ganun. Pagyan naman natin ng art, pagyan natin ng facts, pagyan din natin ng pinamahalaga sa lahat, essence. Art, facts, essence, wow! Nagawa ko ng tatlo ko sariling 3-act narratives. Well, yung ang masasabi ko dito, yung ano yung una ko sinabi? Yung art, dun papasok yung creativity mo sa paggawa ng video. Yung tipong hindi, basta-basta lang nakabukas yung camera, tapos sasalta ka lang masasalta, tapos kung ano sasabihin mo. Kailangan may cinematics. Kasi yun talaga yung purpose. Actually, nung nagka-DSLR ako, dun ko lang talaga na-realize na, oh my gosh, napakaganda. Kasi dati kasi, di ba sa cellphone lang naman ako nagbo-vlog. Kung napanood nyo yun, kung bago kang nanonood, dati talaga sa cellphone lang ako nagbo-vlog.
Tapos sobrang pangit. Kasi hindi ko na-realize na meron palang laptop field, meron palang HDR, meron palang megabits per second. Wala ko alam dyan. Basta ang alam ko lang dati, 720, 1080, pindot record, pindot stop. Video. Pero na-realize ko nagka-DSLR ako, meron palang shutter speed, ISO, isa, aperture. Tapos meron palang laptop field, HDR. Tapos, makikita nyo yun pag nakahawa kayo ng DSLR. Kasi, o kaya mirrorless. O kaya kahit anong cinematic camera na pwede na, na alam nyo, pwede talagang paggawa ng video. Hindi ko rin na-realize yung micro four thirds, yung sensor, yung pag mas malaking sensor ng camera mo, mas magandang gumawa ng video. Ngayon, isipin nyo yung sa iPhone, sa Samsung, sa kahit anong cellphone, malamang sa malamang, napakalit lang ng sensor nila. So, anong magagawa mong video dun? Malamang, maganda yung quality. Aminin natin yan. Maganda yung quality ng Samsung, ng iPhone, anong iba pang brand. Pero yun kasi yung familiar akong dalawa. Yung Huawei, maganda pala yung Huawei. Pero, pag ikumpara mo talaga siya sa video na napoproduce ng ganyan, ng DSLR, grabe, laki talaga, laki na improvement. Hindi mo makikita, pero mararamdaman mo. Actually, makikita mo rin eh. Basta, makikita nyo yun kapag kagad. So yun, nung natuto ako doon, doon ko na-realize na kailangan ko na maglagay ng cinematics. Kaya, napanood ako ng... So, aminin ko, nagsimula rin akong gumaya kay Lakong noon. Pero, nasa puso ko pa rin kasi si Mac Jagger Nuggets, yung video pinapanood ko sa intro ng video na to. Siya talaga kasi yung naisip ko na, oh my gosh, storytelling is hard. Pero hindi ko naman kasi kayang i-extract yun sa sarili ko. Kaya, hindi talaga ako marunong magkwento ng story sa totoo lang. Pero tinatry ko kasi gusto ko rin nga mag-improve. Well, yun naman tayong mga tao. Gusto natin lagi tayo nag-i-improve. Mula dito, punta tayo dito, tas dito, tas dito, tas dito. Pero tandaan nyo, estudyante pa rin tayo. Kahit gano'n na tayo kataas, open pa rin tayo sa mga pag-aaral. Kasi di naman nauubos yung information dito sa mundo. Lagi silang dumadagdag kada araw. Mga ganun. Yung akala mo, okay, pro na ako sa paggawa ng video, pero hindi. Laging may isang kulang, tapos marirealize mo, okay, may isa na naman kulang, may isa na naman kulang. Tapos, eventually, matututo ka. Yes, yun. Diba? Yun, art. So, cinematics. Lagyan mo na cinematics yung video mo. Huwag yung basta-basta lang naglalakad ka lang, tapos sinawa ka may camera, tapos andito nga po pala ako ngayon. Pakita mo kung nasan ka, lagyan mo na mga simpleng, clips kung nasan ka, pakita mo yung mga kotse, street signs, mga ganun. Di ko alam kung anong point na ng video na to, pero tuturuan ko na lang kayo yun ngayon. Art, tsaka facts, tapos essence. So yung facts naman, lalagyan mo ng facts. Kung anong pwede mong masabi sa kanila, ma-share. Yung knowledge na pwede mong ibahagi sa mga nanonood mo na baka hindi nila alam mo. Kaya alam nila pero gusto nilang mabigyan liwanag. Yun, yung mga ginagawa ni Kong, binibigyan niya ng facts. Katulad ng law of attraction, hindi ko alam yun nung una. Tapos nung napanood ko sa kanya yun, nag-gets ko na, okay, may ganun pala, di ba? Mag-share din kayo. Kaya ngayon, tinatry kong i-share tong mga nalalaman ko sa ibang YouTubers o kaya sa ibang blogs. Nagbabasa kasi ako ng mga article tungkol sa paggawa ng film. Tapos yun, i-share ko rin sa inyo. Yun, lagyan nyo ng facts. Dapat, bakit video mo, try mo lagyan ng mga mahalagang makubluhang content na may matututunan yung mga nanonood mo. Tapos essence. Yung essence kasi ito yung magiging heart and soul ng video mo. Parang siya yung story pero kasi vloggers tayo, hindi naman tayo masyadong nagpapa-apekto sa story. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, di ako marunong gumawa story. Pero dapat may essence. Siya yung mag-motivate sa mga nanonood mo na magpatuloy dapat. Pwede naman yung sabihin natin story kasi pero yung essence kasi, yun yung magbibigay ng tulak sa video mo. Yung story kasi, matik pala. Matik pala. Yung story nandyan na. Pero yung essence ng story mo, yun yung kailangan nilang malaman. Di ba, natututo tayo? Galing, kausap ko yung camera, pero nakakaroon ako realization. So yun, tandaan nyo yun. Bigla ako nagkaroon ng art. Bigla ako nagkaroon ng facts. Tapos bigla ako nagkaroon ng essence. Gusto ko lang naman magluto.
Well, actually, yun na siguro yung video na to kasi baka mamaya umabot ito ng 15 minutos tapos puro salita lang naman ang ginawa ko. Eh, di ba? Wala namang masyadong art doon. Kaya, pero at least may facts tsaka essence. Ewan ko lang. Hindi ko sure. Sana may natutunan kayo. Kita-kits tayo sa susunod na video. Ding!